May mga grupo po, may mga mambabatas na inirerekomenda ang pag-postpone po, ipagpaliban yung Barangay SK elections. Meron naman pong mga grupo ng kabataan, ang sinasabi naman ay hindi maganda na ipagpapaliban na naman itong Barangay SK elections. Abay, pakinggan nga po natin ano yung paliwanag ng isang mambabatas kung bakit ang kanilang panukala ay ipagpaliban po ang Barangay SK elections. Makakausap po natin si 2nd District ng Cagayan de Oro, Representative Rufus Rodriguez. Kong magandang umaga po, Robert Mano, sa programa ni Kabayan. Maimbulsa, good morning, Robert, and good morning to your viewers. Opo. Kong, alam po natin ano, na naghahanap ng pondo ang gobyerno, may right-sizing mula sa Executive Department at naghahanap ng iba pang pagkukuhanan ng pondo. Ito pong bang inyong proposal na pagpapaliban sa Barangay at SK elections ay malaki talaga yung maitutulong para sa makatipid at kahit papaano ay maitulong na ipampondo sa ibang programa? That's correct. No, together with some leaders of Congress, yung last month ay nakipag-meeting kami kay incoming speaker Martin Romualdez. And okay. Then diyan na-discuss natin yung naka-schedule na December 5, 2022 elections this year. So the speaker was saying that, and we agreed, that the 10 billion is estimated ng gasto sa barangay election by the COMELEC will be about 10 billion. Now, we just had an election last May 9, and then pag December, mag-election na naman in one year, medyo magastos sa atin. Tama ka, Robert, na this is way para makatipid tayo. Now, but the reason for that really is that this amount may be used for our economic recovery to tatulungan ng ating mga entrepreneurs, atong small and medium businessmen. And then, andyan pa rin ang problema sa COVID-19, ano, pataas pa rin. And then, ngayon, ang problema sa dengue. In other words, we have kailangan natin ng pera sa gobyerno para sa ekonomiya at para sa ating medical programs para to fight the pandemic. So yun ang naisip sa pag-meetingan namin at saka we have decided more or less may consensus kami na ma-postpone yung December 5 elections, Robert. Opo. Kong, ang binabanggit naman po ng COMELEC sa kanilang interview kahapon. Yes. Eh, baka daw po mas lumaki yung gastos kung isasabay sa national election sa 2025 itong manual voting, manual elections para sa Barangay at SK. Hindi talaga aabot yan. We are sure of that. My personal position here, Robert, is that Opo. Elections will be next year, May. That will make the barangay officials have a term of 5 years. Remember that nanalo sila, they started their term in May 2018. So hindi na pwede yan. Magsi 7 years sila sa 2025. Opposed din ako. Iba naman congressman. Gusto naman ng 2024. That will make it 6 years. Their term will be like the term of the president and the vice president. So the best way is to really have it next year. Huwag na this year lang. Kasi our funds, the budget this year, kailangan natin to meet this contingency. But next year, it will be another budget. And so therefore, we can spend for that. That will be the only election, national, local, through the barangay elections next year. So sa akin, May 2023. May nag-file din October 2023. May nag-file din May 2024. Ako, I am for elections next year, May 2023. Mm-hmm. Kung doon po sa pakikipag-meeting ninyo ano, kay incoming Speaker Romualdez, may nabanggit ba siya sa inyo na may nasabi ba sa kanya ng Pangulong Marcos na pabor siya sa postponement nitong barangay at SK elections? Wala namang sinabi na the President is for, but I have heard from other congressmen that indeed the President would want the postponement. But in our meeting, wala siyang sinabi noon. It's just the speaker who thought that it will be good for our country to postpone muna the election, and I agreed with Speaker Romualdez. Mm-hmm. Kung naiintindihan po natin doon sa explanation ninyo na malaki talaga yung maitutulong ano, nung pondo na
hindi muna magagamit dahil sa dahil ito ay postponement lang naman, hindi muna magagamit at maipopondo muna sa ibang mga programa. Pero hindi po kaya natin na nadi-disenfranchise yung ating mga kababayan, lalo't ito po ngayong mga nag-voters register, yung mga bagong registrant po, ang dami, nag-exceed na. Ang from 1 million na target, mukhang aabot ng 2 million itong mga nagparehistro para in anticipation sa botohan sa Barangay at SK sa December. And then sasabihin natin sa kanila, ipopostpone muna natin, hindi kaya sila ma-disheartened or baka naman mawala ng gana na sa pagboto dahil sa nangyayaring postponement na naman. Hindi naman sila ma-disenfranchise or they will lose interest, especially if my proposal will be the one accepted in Congress, which is May 2023. It's a matter of about 10 months, and so that is what we would like to have. We have many postponements in the past, Robert. Meron tayong postponement na 2 years, may postponement na 1 year. Opo. So this one is a postponement of about 10 months, which will be from December. Totally, the postponement is 2 years because May ang start nila 2018. So 2023, 5 years. Tama na yun. I don't think that our youth will be discouraged. In fact, they will have more time to be able to present their platform for those who wish to run for the SK, and then also from 15 years old to 24 years old, and then of course, the adult members of the barangay. Mm-hmm. At kung pagpasok po ng 19th Congress, pagsisimula ng session ninyo sa Lunes after session sa umaga and then SONA, kabilang po ba ito sa mga unang target ninyo na maipasa dyan sa bababang kapulungan, Kong? Yes, consequently, because we are running out of time, December 5 na, mauna talaga ito. Opo. This will be one of the bills. The bills will be discussed in the Committee on Local Governments. I think there are about 5 to 6 bills already filed. And so therefore, yan ay hearing na sa Committee on Local Government. And then that will be one of those that will be acted, probably even approved August, in the month of August na. Kasi we don't want to also ang ating COMELEC na tutuloy-tuloy. Because kung walang batas, ang COMELEC ay tuloy-tuloy sa preparasyon. Okay. So that may magastos din dyan. No? So therefore, we have to do this early so that the COMELEC will not anymore continue spending for the December 5, 2022 Barangay and SK election. Kong, napag-uusapan na rin po natin itong pagbubukas ng sesyon, itong mga gagawing panukalang batas sa hearing. Sa SONA po, ng unang SONA ng Pangulong Marcos, sa Lunes, kayo po, will you attend physically sa Batasang Pambansa? At ano po ba yung gusto ninyong mapakinggan mula sa ating Pangulo? Yes, God willing, I will be present physically, face-to-face, at the SONA at 3 o'clock in the afternoon on Monday. Now, I have requested the President to also have an agenda for Mindanao, Robert. Being Mindanao noon, I am always asking that the budget for Mindanao will be increased. Because you know what, Robert, for this year, annual budget of 2022, the entire allocation for Mindanao of the 100% budget for 2022 was only 13%, 1-3. That is the report of our congressional budget research, no? 13-1-3. Medyo naman maliit yan. Bakit? Ang Mindanao, Robert, ay it has, according to the official Philippine Statistics Authority census of 2022, 2 years ago, Mindanao already has 26.3 million inhabitants. No? 24.6 inhabitants. 24 million. That is already 24% of the 109 million that we have for the entire country. So with 24%, kung i-pay capita mo, medyo maliit talaga ang 13%. And Mindanao needs more than other regions of our country. Ang most number of very poorest provinces are in Mindanao. And so I've asked the President to increase by 5%. Yung 13%, maging mas 5% additional lamang. So therefore, maging 80 naman. Mm-hmm. Kasi ang ating population, 24%. Ang aming contribution sa ating
production and services for the country this year is 17%. So sa 18%, makatulong na talaga by having more irrigation being done for Mindanao. So that, you know, Mindanao is the breadbasket of our country. And so, yan, mga ganon, mga more assistance to our farmers, nahihirapan ang farmers sa Mindanao, mga rice farmers, corn farmers, mm-hmm. and our fisher folks in Mindanao. So yun ang ating request kay President Bongbong Marcos na medyo ma-ano niya, he will touch on Mindanao. And another thing that we need in Mindanao is to finalize the 83 billion na Mindanao Railway in first phase from Tagub, Davao del Norte, Davao City to Digos na nawalan ng funding from China. So that we can already proceed with the railway system. So yan mga ganun. Tsaka may request pa ako na ka-Presidente Marcos na kung pwede, yung opisina, head office ng agriculture at saka the environment and natural resources, sa Mindanao natin ilagay. Because that is the battleground for development of agriculture and also protection of our natural resources. Robert. Opo. Kung bukod doon, panghuli na lang, ano, bukod doon sa mga wish list ninyo, ika nga, ito namang sa pagbubukas ng 19th Congress, planchado na po ba yung magiging composition ng mga magiging leader ng Kamara? Alam po natin na meron ng napipisil na susunod na speaker, si Speaker Romualdez, na-identify na ba, nakapag-usap na ba ang mga mambabatas kung sino magiging majority leader at mga chairman po ng mga iba't ibang komite dyan sa Kamara? Well, as far as I know, we have definitely chosen Speaker Martin Romualdez to lead our house as the speaker. But as to the other deputy speakers, members, representatives to the commission appointments, HRET, House of Representatives Electoral Tribunal, and then the committee chairmanship, wala pa. It's not yet definite. So, but I'm sure that the speaker would have already some people in mind. Yeah. Mm-mm. So aabangan natin ano sa Lunes kung Rufus, bukod doon sa in-expect talaga natin na malaking suporta kay Congressman Romualdez, sino ito magiging majority leader, magiging deputy speaker at magiging chairman ng iba't ibang komite. Kayo po ba hindi pa na-offeran ng komite na hahawakan o speaker, deputy speaker man lang? Wala pang any offer. So we just wait for the discretion of the speaker who leads our house, Robert. Ayun. Congressman Rufus Rodriguez ng 2nd District po ng magandang lalawigan ng Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyong oras, Kong. Thank you very much, Robert. Good morning. Good morning po.